Joel. Dako. Oras na para sa mainit ating balitaktakan ni umaga. Alam mo, blockbuster itong issue ito. Hindi pa tayo nagsisimula. Marami na hong nagtutweet sa atin. Marami na hong mga tanong dahil alam naman natin concern EDSA, natin lahat yan. EDSA, main artery ng Metro Manila. Limang lunsod ang tinadaan niya, no? So ano man ho, yung baga, lalong-lalo na yung araw-araw na dumadaan dito sa EDSA, naku, talagang gusto nilang malaman. 300,000 vehicles pala. Ang dumadaan dyan, na ilan ang sakay ng bawat sasakyan. Sa mga gusto makasali sa balitaktaka, marami na, dito na, marami nag-tweet. Maaari na rin kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screens. Pwede nyo lang tawagan po ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating balitaktakan. Naano nang nanghingi ng pang-unawa ang DPWH para sa abalang maaari idulot ng nakatakdang rehabilitasyon ng EDSA. Paglilinaw nila para naman ito sa mas matagalang kaginhawaan. Higit din daw na makatitipid ang mga motorista sa patag na daan. Kaya naman para makipagbalitaktakan po sa atin ngayong umagang ito, baka usap po natin si Engineer Roy Cruz na madalas na tingin ko'y makakausap na po natin dahil po dito sa proyekto ito. Mismo siya po ang project manager ng EDSA Rehabilitation Plan. Engineer, good morning and welcome to the show. Magandang umaga po sa inyo at sa mga tagapakinig. Ngayon pa lang hindi pa ginagawa yung pagsasaayos nitong EDSA. Katakot-takot na traffic na ang inaabot ng mga motorista natin. Paano pa kaya kapag nasimula na ang proyekto, Joel? Totoo nga yan. Sa totoo lang. Puputi ang buhok kaya natin. Sa totoo lang, Susan, hindi rin biro yung kakaharapin nilang perwisyo dahil dalawang taon itong titiisin ng mga motorista. Kaya para makipagbalitaktakan tungkol dito, kasama natin si Attorney Emerson Carlos, ang Assistant General Manager for Operations ng MMDA. Kasama ang sasakit ang ulo. Good morning, sir. Good morning po at magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Sir, ito, talagang tuloy-tuloy na po, wala na makakapigil dito tuloy-tuloy sa planong rehabilitasyon. At ito po ay magsisimula sa... Sa buwan po ito ng Mayo magsisimula. Yung pong reblocking na gagawin namin, gagawin po ito namin lane by lane. Magtitira po kami ng minimum 3 lanes each direction sa EDSA. Magkakaroon din po kami ng mga rerouting at nakapag-identify na po kami na 52 rerouting area o rerouting nating mga kalsada sa Metro Manila upang sa ganun ay meron pong madaanan ang ating motorista pag ginagawa na po ang proyekto. And I understand, Engineer, ito'y ipipresenta pa lang kay Presidente ngayong araw na ito at sa NEDA, no? Opo. Kinabukasan na itong proyekto would really depend on the approval of the President? Malaking factor po ang approval po ng ating Pangulo at ang NEDA po. So, sir, ito, linawin lang natin. Kasi ito, alam mo yung medyo, kaya takot na takot yung mga kababayan natin, Engineer. Alam mo naman yun. Para ba ang iisip daw nila, baka parang isasara yung buong EDSA during the construction. Actually, liliwanagin ko pong muli na hindi po namin isasara ang EDSA. Totally, hindi po namin isasara. Ang gagawin po naming reblocking ay lane by lane, bawat pavement lane po. So, ibig sabihin, halimbawa, ilang lanes ba tayo ngayon na, attorney, ilang lane tayo? Nag-average tayo ng 5 lanes sa EDSA. Northbound, southbound? Northbound and southbound. Okay. So, kung mag-iiwan sila ng tatlong lanes, dalawang lanes lang ho ang gagawin nila. Lane by lane. Lane by lane po. Hindi po namin bubuksan yung kabilang lane, nasasara yung kabilang lane, na hindi nadadaanan yung katabing bagong gawa. So, parang ano din to, parang doon sa... Portion by portion. Parang yung pagka nagkakaroon ho ng reblocking, ganun ng sistema. Nasa linya ng telepono natin si Leonora Naval, ang presidente ng Association of Taxi Operators in Metro Manila. Magandang umaga po, Ma'am Naval. Morning, ma'am. Magandang umaga sa inyo lahat at sa lahat ng mga nakikinig. Alright, ano ho ang initial reaction po ng grupo po ninyo dito po sa planong rehabilitasyon sa EDSA? Well, ito po ay isa talagang malaking magiging problema ng ating mga sasakyan. Ngunit, para sa ikagaganda naman ng ating agaan sa nalapit na pagkatapos ng EDSA, palagay ko na paisin na lang muna natin para sa kinabukasan naman. Oh, yun. At least ang ayon si Ma'am Naval. Pero di ba makaka-apekto sa boundary o kaya sa singilin po ng taxi kung sakasakaling, alam niyo yun, everyday, parati tayong nagre-reklamo po sa sikip ng taloy ng traffic, hindi pa makaka-apekto sa singil po ninyo ito? Well, talagang malaking epekto to. Pero talagang nangangailangan din naman tayo ng konting pagtitiis para naman ito sa magandang bukas, ika nga kung ito'y mayayari na. Gaya nga ng nasabi ni Engineer, ito ay magiging
magandang hinaharap ng ating sasakyan kung ito ay matatapos na. Dahil premier highway nga natin premier ito man. Eh, di ba? O kaya. Pero at yun ang gagawin po dito face by face. Hindi po sabay-sabay na yung buong stretch. Hindi po sabay-sabay yung buong stretch. Ang phase 1 yata ano cover niyan. Ang phase 1 po, ang cover po nito ay Rojas Boulevard hanggang Julia Vargas. Yun po yung sisimulan namin ng Mayo na matatapos po ng isang taon. Isang taon. Both lanes po Both lanes po 'yon. So ang gagawa po sa amin diyan minimum 6 gangs. Para po mas matapos ng maaga yung reblocking at pati po yung asphalting works. Six gangs. Ano po yung six gangs? Bali, tatlong sa anim na set po ng equipment, tao at materyales sa bawat section po nung phase 1 na yon at sa ibang phases po o segment din na yon. At ang trabaho niyo dito 24 oras, walang weekend, walang holiday. Wala pong weekend, walang holiday, wala pong mahal na araw. Nung Enero pinag-usapan natin to Susan, kasama natin si Undersecretary Tolentino ng DPWH at pinag-uusapan pa lang doon yung plano nilang iharap ito sa Metro Manila Council. Pumayag na. Ewan ko, ano ba? Ano ba nangyari doon sa pag-uusap na yon, Attorney Burke? Na-approve na ng Regional Development Council ng Metro Manila Development Authority itong panukala ng DPWH. So wala naman po masyadong mga objections yung mga mayor dito. Hiningan nga sila ni Secretary Singson ng mga possible alternate routes kung paano makakatulong yung mga LGUs natin pag-sagawa ng EDSA. So dito ba, Tony, kasi parang dati, yung mga dati yung proyekto sa EDSA, yung nakikiusap kayo na maipaggamit yung mga subdivision roads, sa mga subdivision, may mga pumayag na huba uli ngayon dito? Kakausapin natin ngayon ang mga subdivisions para magamit natin as additional alternate routes maliban dun sa 52 na na-identify na ng DPWH. Kaya nga, kausap natin dito yung mga mayors para po sila mismo ang mga makiusap sa kanilang mga subdivisions sa area nila. Si Ma'am Nabal siguro. Ma'am, yun yung siyempre, ang hindi yata po pwedeng ano yung mga bus, ano? Papayag ba kayo na yung mga bus ay kung sakasakali kakailanganin ay ma-reroute? Ganon, hindi else yung sa EDSA? Mukhang walang dadaan na iba eh. Hello, Ma'am. Palagay ko kung talagang kailangan na wala naman tayong magagawa dahil yun ang talagang para kasi kaululad at kinabukasan ng ating bayan. Ngunit ang amin lang hinihiling, sana po ito ay maging madali ang maayos naman ang hindi napakatagal na panahon. Naman kasi hindi problema ng mga taxi yan dahil ang mga taxi, kung meron mang may alam ng alternate route, yung mga taxi drivers yan. Ang problema talaga yung mga buses, no? Pero mukhang magandang planong ito dahil isasabay na yata yung elevated plano nyo, elevated loading and unloading. Umayag nga DPWH na kasabay nitong rehabilitation ng EDSA ay hindi lang yung drainage system natin but yung ating elevated loading and unloading zones ng mga buses. May elevated ano din, flyover? Ano po, engineer? Top Avenue po. Top Avenue. Para pag nakita mo yung plano, interconnecting maganda. Interconnecting na yan. Taga-Jawan, nasa linya din natin si Ginoong Gas Lagman, ang presidente ng Automobile Association of the Philippines. Good morning po, Mr. Lagman. Good morning naman sa inyo, Susan. Boss Gas, ano ang tingin nyo? Definitely, meron pong epekto ito sa productivity ng mga tao, no? Pero ano ang unang dating sa inyo nung narinig nyo po itong EDSA rehabilitation? Well, medyo mixed feelings dahil syempre, at the one hand, iniisip natin, siyempre maganda naman pagandahin ng maayos kung mapapaganda natin yung mga kalye dahil bumibilis naman talaga ang traffic pagka maganda ang kalye, no? Makikita natin yan. Maraming mga examples yan, natatandaan nung isa yung kanto ng pindi at saka nung release ng tren, no? Nung araw yon maraming putas, no? At talaga nagtatakot. Kuha bago sa mga sakyan na tumatawid noon, ano? Pero nung inayos nila, biglang nawala yung traffic. So, talagang pag maganda ang kalye, quick-release ang traffic. Ito nga lang sa EDSA, sabi ko nga, may experience yung traffic, no? Dahil sa problema.
Ako, nagkakaproblema. Kaya lang babalikan natin si Mr. Lagman dahil, sir, nag-ayusin lang natin yung signal ninyo. Inaaspalto na ho yata yung signal ninyo. Napa-agay yung dating ng mixer. So, asphalt overlay yung gagawin natin dito. Asphalt overlay. Hindi ba ito, kasi alam nyo, ang problema ko sa asphalto, pagka daw naulan na, nagkakabutas-butas na eh. Ano ba yung klaseng quality? Yung asphalto pong gagamitin natin ay yung latest technology po na mas manipis siya, pero mas malakas po ang strength niya at malakas din po resistance siya sa tubig. This is definitely better than concrete. Not actually better than concrete, but ang purpose po ng asphalto ay upang mapakinis po natin ang ating kalsada at yung tinatawag nating roughness index ay mapababa natin. Ang maganda ngayon, sa EDSA kasi, meron ng concrete, no? Tapos napapatungan natin ang asphalto. Kasi isa sa mga kailangang ingredient ng asphalto ay konkreto. Pinaka-base po niya. Pinaka-base. Sabi ni Miss Sentimo, nag-tweet, matagal na niyang naririnig yan. Sang-ayon naman siya, pero sana daw, mas ano, yung mga alternatibong ruta, maayos din. Walang magiging problema. Magkakaroon ba tayo ng signages? Definitely, itong mga signages kailangan natin para malaman Para mag-guide yung mga motorista. Opo, ano. Dahil kung hindi, baka lalo sa sakit ang ulo noon, attorney. In fact, sabi nga ni Chairman Tolentino, magkakaroon tayo ng mock construction or simulation ng gagawin ng DPWA. One month bago yung actual na ano. Yes, para po malaman na din natin ang epekto and at the same time, condition yung mga tao na itondaanan yung pag ginawa ito. At maganda ho yun. But yung, engineer, yung dito, kasi tatanda mo, Joel, yung Araneta underpass. Ay, maaga diba? Natapos maaga siya. Yun. Mm-hmm. Tsaka mura. Ahead of schedule. Balak niyo ba ipatupadin yung gano'n na talaga ho yung mga private motorists na pinakiusapan na doon dumaan sa mga alternatibong ruta? Kaakibat po ng aming plano na talagang ang mga motorista po talagang minumungkahi po namin na dumaan sa alternatibong ruta upang maginhawahan naman din po sila habang ginagawa itong EDSA. Pero ginagawin to face by face. Ano yata, ang nakapaloob dito ay tatlong phases. Tatlong phases yugto, po. No? Tatlong yung unang yugto tatapusin po ng bago mag-2014. In time for the Asian Asian Pacific Economic Cooperation. Pero since i-overlay natin yun, so anong magiging portion po niya? Medyo bababa ng konti pagka na nagkaroon ng pag-aspalto po doon sa portion na yun. Bababa pagka doon na sa second phase. Hindi, the same din po. Ang sinasabi lang po na bababa ng kaunti o ninipis yung aming aspalto ay doon sumuko sa mga ilalim ng flyover. Ayun. Para po yung headroom niya ay hindi maapektuhan. Kasi nakita ko yung pinakita ni engineer doon sa Mayrojas Boulevard, attorney, yung elevated flyover. Ang ganda. Pag nakita mo, para ka nasa ibang bansa eh. Ha? Eh pagka talaga ako, curious na makita. Kaya lang 2 years pa eh. Balikan natin si Mr. Lagman, sir. Basgas, oh, nawala ka. Oo, lino na ba? Ayan. Ayan, okay. Nire-reklamo ba sa inyo EDSA before? Dahil doon sa hindi masyadong patag na daan, may mga problema sa maintenance ng sasakyan and so on. Nire-reklamo ba sa inyo yan before? Lately, wala naman. Ano? Itong mga nakaraang taon, wala naman kaming naririnig. Except siguro yung flyover ng Magallanes na hindi talaga maganda. Nung araw pa, may mga naririnig kami sa mga nakatira sa south, no? Na baka naman pwedeng paayos yun kasi buwapagal doon, buwapagal talaga ang mga sasakyan. Oo nga. Dahil lang sa hindi maayos. Hindi ano ba yun? Ano ba yung, Attorney Murphy, yung parang ano doon? Ano ba yung release? Parang may release yata doon sa papunta ng Pasay? Ito yung sa Magallanes flyover. Siguro ma-explain din ng DPWH. Ano ba yung para sa ito yung parang connector doon sa additional lane yata yun eh. Yeah. Nung ginawa po yung MRT sa portion na yun, kinuha po nila yung lane doon sa gitna. Okay. So nag-compensate po kami ng lane sa outside. Yung old at saka new structure po, talaga nilalagyan ng tinatawag nating expansion joint. Expansion joint po ang tawag doon. Doon may mga na-aksidente. May mga motor na nadudulas sa area na yun. Nadudulas ka ron. Ang naging maaring problema po doon, yung old at saka new structure, iba po ang settlement niyan. Kaya nagkaroon ng konting depresyon doon sa portion na yun. Kasama po namin kasama po sa package na ito, sa pag-rehabilitate ng EDSA, hindi lang po yung expansion joint ng Magallanes, pati buong flyover po sa kahabaan ng EDSA. May mga bakal po doon na pag dumaan tayo ay pumaplak-plak, papalitan na po natin ng high-tech na expansion joint. Para ka niyuyug-yug doon pag dumaan ka eh. Mr. Yergas, so maganda po ito. Talagang dapat po kayo matuloy na itong EDSA rehab.
Isa pa nga medyo hindi magandang kwa dyan yung sa Ortigas flyover. Pagkaling ka sa north, papunta ka sa south, meron nung yung unang mong tatamaan na nung expansion joints na yun, talagang gaganon talaga yung sasakyan mo, no? So maganda na ba kung maayos na yung mga ganon. Mga matatapalan na po na asphalt. Lahat naman ito dadaanan eh. Anyway, Mr. Gus, maraming salamat po. Boss Gus, thanks ha. Good morning. Thank you, good morning. At si Ma'am Nabal naman, ma'am. So ano na po, supportahan na lang natin ito, itong pag-rehab ng EDSA. Opo. At hindi naman kayo hihingi ng taas ng ano, hindi naman kayo hihingi ng taas ng plug down. Hello, ma'am. Ma'am Nabal, opo. Okay, thank you. Sige, salamat po sa inyo. Thank you, thank you. So, sabi mo po, engineer, nung nag-usap tayo, ang pinakamahirap na phase na yugto doon sa gagawin, itong phase 1, yung from Rojas Boulevard to Mandaluyong. Doon po may hirap kasi ang volume po ng trapiko ay doon talaga malaki. Mm-hmm. Pero yung mitigating measure na muna po namin sa tulong po ng MMDA ay i-anunso po namin sa publiko kung sila dadaan sa tamang oras ng paggagawa na ayon sa paggawa namin sa EDSA. Alam niyo, maganda ho rito sa project na ito, yung elevated. Excited ako doon sa elevated loading and unloading na yan dahil mapipilitan ng mga bus na doon dumaan. Dahil pagka hindi sila doon dumaan, hindi sila makakuha ng pasahero. Oo nga, oo. Yun yung balak nyo, di ba? Tama so, sir, yun. Dakan, hindi rin makakababa yung mga pasahero sa gitna ng daan. So sa tingin nyo talaga makakatulong doon itong pag-aayos na ito ng EDSA para yung problema natin sa traffic mabawasan? Malaking tulong talaga malaking tulong. At madidisiplina natin ang mga bus at mga pasahero. Elevated, parang gusto ko na makita. Wala pa ba tayo na lang natin. Wala, ang tawag doon na... Pwede na ba natin mock-up? Yun po ang aming tutugunan para magkaroon na tayo ng visuality sa area na yun. Ang pinagmamalaki ng DPWH, well, sabi ko nung isang si Attorney Arellano, sabi, sana DPWH ang humawak. Di ba kayo naman talaga? Opo. Pinagmamalaki nila para daw po itong NLEX at saka SETEX. Yes, yung quality. Ang magiging finish po nito. Oh, siyempre, yung na-expect ng mga tao. Yung quality work. Baka magkaroon tayo ng toll dyan. Walang toll. Wala naman po. Walang toll fee. Wala naman po. Dahil maganda eh. No? Parang na-excite naman ako. Well, totoo namang magkakaroon ho ng problema sa traffic. Yan ho eh. Kasi pag re-blocking pa nga lang, hindi ba, attorney, sumasakit na ho minsan ang ulo natin. Yeah, kailangan lang sakripisyo talaga ng publiko. Hindi, ano yan eh. Sa development comes sacrifice. No? Yes, so, talaga merong ganong klase na ano, nag-factor dito. Magsasakripisyo tayo ng konti. 23 months, no? 23 months po. Actually, di ba yung mga project naman, minsan hindi mo na, wag mo na lang kasi isipin everyday, wag kang magkalendaryo ng ganyan. Tsaka di ba, dati galit na galit tayo doon sa Araneta dahil pinlano nga, yung ginawa na nga, ngayon, tapos na ng traffic dyan, hindi ka na masyadong mamamroblema. Anyway, kung ano, kaya na, tulong-tulong tayo, syempre yung mga ahensya ng gobyerno natin. So yung mga alternatibong ruta, kung may mga butas-butas doon, inaayos nyo na rin. Bubuksan nyo ba yung Christmas Day ulit? Yun, actually, yun ang pinaka-main basis ng ating alternative sa mga Christmas lanes. At kayo naman po, engineer, syempre dapat anuhin nyo rin yung mga araw-araw nyo i-inform ang mga motorista. Oo naman po. Oo, kasi minsan doon nagkakaroon ng... How much is will this cost? 3.7 billion. 3.7 billion. Apo. Ibibid out na po ito? Ang plano po namin, ibid out ito ng mga Marso. March. Mga middle of March po siguro. So talagang, June na talaga for major rehab. Major rehab na po. Dahil meron tayong caller. May tanong itong si, sino itong si Del Dinoy na taga Quezon City. Good morning, Del. Hey, Del. Banat. Del. Banat sa tanong, Del. Hello. May mga tanong. Hello. Yes. Tuloy. Ano tanong mo? Ma'am, kasi na dinikot na papakinggan ko yung discussion nyo regarding sa EDSA. Actually, marami naman po talagang alternatibong daan. Nga lang po, dun sa mga alternatibo, may mga nakaparadang sasakyan. Ayun, dapat ang ganun siguro. Yan nga, sir. Yan nga naman. Tama naman si Del. Ang observation mo ay valid na valid. Paano, attorney? Talagang kailangan gawin to, yung mga nakahambalang na mga sasakyan dito sa daan dahil kakain din ito ng mga lanes. Oo, tama. Kasi nga yung mga walang, may mga maraming sasakyan, walang parking. Walang parking, oo. Kansada ang parking. Pwede nang bili ng kotse, wala namang bahay. Kaya dapat sabi dapat. Parking, kaya sabi ni Chairman Tolentino, dapat lahat na yung mga agency na dapat ma-involve. Tama, oo. Mga eskwelahan, yung LTF
FRB, LTO, lahat siya, di ba, attorney? Kasama na rin MRT dito. Unless gusto nyo. Oh, MRT, kasi yes, yung volume MRT ng pasahero. And Dole, tsaka yung mga private subdivisions. Kasi pinag-aaralan din kung baka pwede yung oras ng pasok sa mga panggapan. Yes, Dole and DepEd. Baka kung sakasakali, kailangan tayo mag-adjust. Pasabihan natin ang, ano, ang DOTC na gabihan ng bagon. At saka i-maintain na maayos. Kasi... Bawag titirik-tirik. Oo, may isa pa tayong caller. Si Eddie, Del, thank you. Si Eddie Kayangyang ng Pasig City. Eddie, good morning. Good morning po. Eddie, ano mo? Gusto ko lang po sana makiwiya. Nakiba? Oh, sige. Hello? Oh, yes, 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 Eddie, go. Eh, dahil po yung sa rehabilitation ng EDSA, eh, para po sa amin, ay hindi po tama. Ay, bakit po? Dahil po, wala naman po madadagdag na lane. Marami na po silang pinagawa dyan na inayos na kinungkreto na napakalaking halaga. Eh, tapos ngayon po, ang purpose nila, babakbakin lahat at saka si simento yun ang panibago na asfaltuhin, pagsasayang lang po ng pera yan. Kasi... Ang dapat po, gumawa sila ng elevated highway na makakadagdag ng lane. Kung bawa magmula Monumento hanggang Makati, makukuha mo lang ng 30 minutes kung nasa elevated highway ka. Ay, mas mataas. Di po ba? Those existing. Eh, yung gagawin po nilang ano eh, 2 taong perwisyo, maraming gasolina ang mauubos po dyan, masasayang. Maraming trabaho ang madidelay, maraming perwisyo po ang mangyayari po niyan. Sana po pag-aralan nilang mabuti na huwag sayangin ang pera ng bayan. Magkaroon naman sila ng pagmamahal sa bansa. Kawawa naman po ang bansa natin. Iba, Mang Eddie. Sasagutin po natin nga si Engineer. Engineer, oh, wala naman pala kayo idadagdag na. Sa isang punto po, masasabi ko lang po dyan is ang pag-rehabilitate po ng EDSA ay nakatutok hindi lamang po sa pagpapaganda nito, pagpapasayos nito, pag-asfalto po nito. Masusi po namin pinag-aralan na sa banda, kung titinan po natin ang economic benefits, napakalaki po ng economic benefits pagka po ito ay naayos natin. Meaning, ang recovery po nito, ay ang investment cost nito na 3.7 billion, ay makamare-recover po namin ito sa kulang 2 taon. Dahil sa gas savings na pag natapos ito, ay ayon sa aming pag-aaral o pag-iimbestiga ay ito ay bibilis at mababawasan ang mga gas emission ng sasakyan at the same time ay yung man-hour loss pag natapos po itong tapos na po itong EDSA. Sa ngayon po masasabi natin na talagang may kahirapan sa ating mga motorista at sa ating mga kababayan sa kalungsuran. Pero ang ginhawa po nito ay makikita pag natapos na po at nagagamit na natin ang ating bagong EDSA. Hindi na makakayani magdagdag ng lane? Ang magdadagdag po ng lane, ang isang intervention po namin ay magdagdag ng flyover. Isa pong solusyon yung EDSA TAF. May mga flyover pa rin pang gagawin in the future like yung sa EDSA Muñoz Congressional, EDSA North Mindanao Avenue, and then North Avenue. So ito po lahat ay nakaprograma upang mabawasan ang trapiko sa EDSA. May mga programa rin po kami dito sa aming public-private partnership like the NLEX SLEX Connector, Skyway Stage 3, at siyo pong ating NAIA Expressway 2. That is a composition of the entire program in Metro Manila na makakagaan po sa pagbibiyahe natin araw-araw. Nako, Tony, handa na kayo. Well, sa tulong ng DPWH at sa tulong ng ibang ahensya and sa sakripisyo ng taong bayan, kaya natin ito. Okay, Mang Eddie, maraming salamat po, ha? Sa pakikipag-balitaktakan nyo sa amin at syempre kay Attorney Emerson Carlos, maraming salamat po sa inyo. Thank at good you. Luck. May meeting kayo bukas, ano? Apa. May meeting kayo tungkol dito sa nakatakda pong rehabilitation ng EDSA. At syempre kay Engineer Roy Cruz, siya pong tagapagsalitan nitong EDSA Rehab at ating lagi ho nating pupukpukin. Lagi ho natin siyang kakatukin para kumuha tayo ho ng update kaugnay nitong plano at nakatakda na nga na pag sasaayos ng EDSA pagkatapos ng election nito, ano po, Engineer? Opo. Okay.